delayed. At ayaw ibigay sa amin ang mga printed copies na binayaran ko. Akong nagbayad para mag-imprenta ng ballot images. Nagbayad ako ng almost 3 million. Tapos, imbis na ibigay sa akin yung binayaran kong 3 million pesos na papel, na toner, na tawad, etc., etc., binigay yung soft copy buo kay Robredo last November. Hanggang ngayon, yung soft copy namin, hindi pa yung hard copy ha, dahil re-refuse na kami, tinago na sa amin yung hard copy. Yung soft copy, which Robredo has had since November, hanggang ngayon, hindi pa kumpleto yung amin. Kanila, kumpleto na. So they got it 3 months ahead of us, akong nagbayad. So bali nagbayad ako para bigyan ng kopya ang kabila. Now, we were always wondering, sabi ko sobra naman itong kanilang ginagawa, bakit talaga nagde-delay? Ang panay nga, yung iba sa inyo nakasama natin sa mga ibang press con, ay narinig nyo ang tanong ko, ano ba ang kinakatakutan nila na makita sa mga balota ba dahil di panay ang delay nila, ayaw ibigay ang kopya at kung ano-anong binigay, inuuna lagi ang kabila, siguro may rinirimedyo sila. Hindi ko nga malaman. Nakatanggap na kami ng partial ballot images from Electoral Tribunal. At sa palagay ko, maipapakita ko sa inyo kung bakit nila tinatago sa atin ang ballot images. Yung mga una naming nakita na ballot images na galing sa Electoral Tribunal, nung print out namin, ito yung nakita namin. These are just some of the first. Tignan nyo ang ballot images, may square. Kayo ba na bumoto? Meron ba kayo nakitang square sa mga balota? Dapat bang may square sa balota na yan? Bakit nagkaroon ng square? Now, this is immediately a violation of the fact that the ballot images should be an authentic and true representation of the actual ballot. That is important, and that is why it is considered, the jurisprudence says that the ballot images are equal to a actual ballot in terms of evidentiary value. Dahil parehong-pareho. Ngunit, eto ngayon, lumalabas, may mga square na hindi namin maintindihan hanggang ngayon kung saan galing. Dahil wala namang square sa balota, wala namang sinasabi magkakaroon ng square ang ballot images. Ngunit, nung nakita namin, ay nagkaroon na ng square. Hanggang ngayon, hindi namin malaman kung saan nang galing. Ngayon, ang maaring maging paliwanag ay yung square is digitally produced. But even if it is digitally produced, dapat para sasabihin, ito yung bibilangin. Halimbawa, ini-square sa computer, ini-square niya. Tapos sasabihin, ito yung bibilangin. Kahit na kung totoo man yun, sa loob dapat lamang ng computer yan. Hindi dapat lumabas sa ballot images. Bakit yung ballot images nagkaroon ng square? Hindi namin maintindihan. Tinanong natin dito sa ating mga kaibigan namin mga IT, walang makapagpaliwanag sa amin kung bakit magkakaroon ng square. As a matter of fact, it is a violation. It is a violation to imprint a square on the ballot when it is not supposed to be there. And so that is the first point. Violation kaagad dyan dun sa ballot images. Ngayon, ang pangalawang nakita namin ay, alala ninyo, madalas namin sinasabi, bakit namin inuna yung tatlo, yung Kamsun, Iloilo, Negros Oriental. Inuna namin yung tatlo, ginawa namin pilot provinces yan, dahil yan ang nakita namin na pinakamalaking undervote. Sa aming pagpalagay, ang undervote doon tinapon ang mga boto ko. At ang undervote ko, kulang-kulang, almost 4 million ang undervote ko. Okay? Ngayon, paano? Kaya sinasabi namin, very questionable. Ito pala ang nangyari. Ipakita natin. Meron tayo, tignan ninyo, meron akong marka dyan sa Vice President. Ha? Ito. Ha? Maliwanag na maliwanag. Ha? Ito, metuldok. Anong lumabas sa report? Undervote. Hindi binilang. Hindi lang isa yan. There are I don't know how many copies it. Hindi pa kumpleto ang amin, pero marami na kaming nakita na ganyan. May tuldok, hindi binilang. Ginawang undervote. Yan na yung aming sinasabi na undervote. Ganyan ang mga, bibigyan kayo namin ng sample pagkatapos nung...